Hi, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your gem in your tarot reader. So, Air Sign, alamin natin ang iyong love reading. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Just in case na mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mo makonsider yung mga advice and messages na mapupull out natin. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Kung na-enjoy nyo po ang reading na ito, pwede po kayo mag-send ng thanks donation sa ating channel. Katabi po ng download button, ang thanks button. Kahit anong amount po ay ma-appreciate at malaking bagay na po yan na maaaring makatulong sa ating channel. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your love energy. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your love energy. Air Sign. You have King of Cups. This is a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have Eight of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. And Two of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, your energy tells me na there is someone confused, hindi alam ang gagawin, pero may gusto siya sigurong sabihin or aminin sa'yo, pero hindi pa siya handa, hindi pa siya ready. Maaaring yung person na ito, nakafocus siya sa career niya ngayon, sa passion niya in life, sa business niya, or sa pagta-travel niya. Pero there is someone na really passionate about you, King of Cups. But there's an Eight of Swords. Hindi alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung paano magsisimula or mag-start or paano sabihin yung tunay niyang nararamdaman. There's a confusion, a delay. Kasi nga, may fear, may doubt. Pero, there's so much love, feelings about this person. Let us see if this is your energy or your person's energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. What is King of Cups in your energy, air sign? Justice. This is a Libra energy. And Page of Cups, a water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Justice is something that you deserve, air sign. So kung deserve mo na, siguro this is something na nangyari sa inyong relationship. Maaaring may feelings ka sa person na ito na hindi nasuklian or na-reciprocate. Maaaring na-ignore ka niya because of immaturity, Page of Cups, di ba? Hindi pa siya handa, hindi pa siya ready. Siguro, ano, this is something na you will receive what you deserve, air sign. So, kung dati, pinaasa ka niya, ngayon, siya naman yung babalik para sabihin yung nararamdaman niya for you. Parang, in a way, babaliktad yung inyong sitwasyon. Because there's a King of Cups. Page of Cups and King of Cups with justice. Kung dati binaliwala ka ng person na ito, there is a justice. Ibabalik sa iyo yung nararapat na para sa iyo. So kung deserve mo na mahalin ka ng person na ito, maaaring babaliktad ang inyong sitwasyon. Let us see. Tingin ko this person hides his or her true feelings for you. Maaring dahil nga sa immaturity or hindi pa niya priority ang relationship or love life, kaya hindi pa niya nasabi or hindi niya magawang masabi sa iyo yung tunay niyang nararamdaman noon. Kaya you have the Eight of Swords. There's a confusion, a doubt, a fear. Not clear. Let us see. What is the Eight of Swords in air sign's energy? Okay. The Devil.
This is a strong Capricorn energy. And Queen of Swords, an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Gaya ng sabi ko, this is your person's energy. Nafe-feel ko na may fear siya. Siya yung mismo yung pumipigil sa sarili niya na gawin yung, or sabihin yung gusto niya sabihin kasi alam niya na i-reject mo lang siya. You have the Queen of Swords. Maaring alam niya na ibabalik mo sa kanya kung ano yung pinaramdam niya sa'yo, kung na-ignore kanya noon, maaaring i-ignore mo rin siya ngayon. Yung alam mo yung parang, in a way, parang a kind of revenge, pagligante, kaya natatakot siya na gawin or sabihin yung nararamdaman niya kasi nga, alam niya na may rejection na mangyayari or may revenge na mangyayari dahil kilala ka niya. Maaaring alam niya na nasaktan ka niya or napabayaan ka niya. There is something in this energy na pinagsisisihan niya. So kung ano man yung gagawin niyang pagbabalik sa'yo or pag-amin ang nararamdaman niya, alam niya na sa simula, i-reject mo siya. Pero kung talagang desidido siya, di ba, sa connection niyo sa isa't isa, then kailangan may lakas ng loob siya na gawin yung right action sa sitwasyon niyo. Let us see the Two of Wands in your energy. Okay. You have Eight of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and Queen of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Gaya na sabi ko, maaring this person is making a plan to travel or may mga pinagkakaabalan siya sa buhay, pero soon, maaaring magkaroon na siya ng lakas ng loob to pursue his or her passion. Kung ano yung talagang gusto niyang gawin sa buhay niya. Maaaring sabihin niya na sa'yo yung totoo niyang nararamdaman. You have the Queen of Cups soon because you have Eight of Wands. Ibig sabihin, that is very soon. Malapit na yon. And maaaring mas gawin niya yon sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Sa pagkakataon na akala mo wala na kayong communication o contact sa isa't isa, di ba, meron siyang gagawin na isang desisyon sa kanyang buhay na babago ng connection niyo sa isa't isa. You have Queen of Cups and King of Cups. This is an energy of a karmic relationship na maaring ang dami niyong pinagdaanan sa buhay pero at the end kayo pa rin. Di ba? Ang dami niyong rocky road or mga journey sa relationship nyo, pero at the end, there's something special sa inyong connection. So, alamin natin. Ano ang mabibigay na guidance, advice ng Angel Oracle for you? Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me some advice, message for air sign. Angel guide. Okay, air sign, get more information. Diba? Kung sakaling babalik siya sa buhay mo, huwag ka muna mag-decide. Get more information kung talagang sincere ba siya. Helpful people, ask for some guidance, advice from others. Maaaring meron silang point of view sa sitwasyon na meron ka. And it's a positive yes. Positive energy. Oracle guide, give us a message, guidance for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Oracle guide, give us a message for
For air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Oracle guide. Okay. Air sign, bring love into the situation. Before that, get more information. Nothing will come of this situation, di ba? If hindi naman sincere, kung hindi naman seryoso or totoo, kung hindi sigurado, helpful people ask some guidance, and a new romantic cycle begins. There's a new opportunity coming your way. Soon, it's a yes. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.